guys. Yan. Magandang umaga. Kagabi, gumawa tayo ng lagayan ng uling para sa loob ng sasakyan. So, andito yung sa nating kaibigan. Magpapasanitize ng kanyang Ford Ranger. So, kasama na natin ito sa vlog. Tuturo ko sa inyo kung paano gumana to. Itong ano na ito. Machine na to. Ginagamit sa pagsanitize. So, ito siya. Ayan. Mga buttons niya. Ito naman ang harap niya. Ito, pag nagamit niyo to, ito, huwag niyong hahawakan to kasi mainit to eh. Mainit to. Kaya huwag niyong hahawakan. Yung parang nozzle na yun. So, una, saksak natin tapos painitin natin itong machine na to. Turn natin. Saksak natin. So, pinutin natin to. Yan. Red button. Pag lumabas yung blue button yan, means na okay na yan. So, hintayin natin bago natin gamitin. Magkano na siya. Sa pickup nga pala, ang gagamitin lang natin is mga 30 ml lang. So, kalahati lang nito ang gagamitin natin. Sa mga van, or medyo mas malaking area, siguro mga 60 ml. Kasi yun yung nakalagay sa manual niya. So, itong pickup natin na Ranger, 30 ml lang ang gagamitin natin. Ito pala yung mga controller niya sa harap ko, guys. Maganda na siya. Tsaka may remote siya. Itong remote na to, hindi na natin ito gagamitin. Ito na lang. Na. Ayan. Nag-blue na. Itong blue indicator na to means okay na siya. Mainit na siya. So, let's go. Gawin na natin ito. Okay guys. So, yan. Lumabas tayo ng bahay. So, kailangan natin ng mas ulit. Prevention is better than cure. A few moments later. This is that once in a lifetime. So, tapos na tayo doon. Tapos na tayo mag-sanitize ng Ranger. So, lilinisan na natin siya. Ito, huwag niyo pupunasan ng basa. Tuyo, pwede na. Punasan lang natin siya ng tuyo bago natin siya itago. Tapos, ito. May mga natirang chemical pa kasi sa loob. So, ito. Lagyan lang natin ito ng tubig. Guys, lagyan natin ang tubig lang. Hindi na siguro yan. Ang ilagay yung tubig, yung mineral ah. Kasi pag mga poso-poso eh, yun. Pakakalawangan yung loob. Pinasan nyo na mabuti tuyo. Huwag basa.
Huwag nyo nga hawakan to, guys. Mainit to. Itong nozzle na to, mainit yan. Huwag nyo nga hawakan yan. Hindi iyak kayo dyan. So, yan. Guys, so nakikita nyo yung manual switch na yan. Yan. Yan ang pipindutin natin para ma-drain natin yung chemical dito sa loob. So, turn on natin yan. Then, nag-ready na yung makina. Mag-blue yan. Send it natin. Kasi na ano, medyo matagal yung rest niya kami. Ayan, okay na. So, pindutin natin tong manual switch niya. Mga siguro, paandarin natin siya ng mga ilang seconds. Mga 1 minute lang. Para matanggal yun. Ano, nakikita niyo na siya. Matatanggal yun. Turn off natin ito. Ayan. Ayan yan. Pwede na natin siyang itago, guys. Pwede na natin siyang itago. Ayan na, tignan nyo. Umuso ko. Mainit kasi yan, guys. Ayan. Amoy sunog pa nga eh. So, huwag kayong kabahan kung amoy sunog. Kasi yung plastic dun talaga parang nasusunog siya. Tapon ko na itong tinang tubig mo. Tapos. Ayan, guys. So, okay na. Ayos na, pwede na natin ito itago. Itago natin ito sa mga hindi abot ng bata. Hindi ko ipapakita sa kanya. Tsaka mga luma naman na yan. Guys, huwag kayong kukuha ng bagos. Talaga magkakaroon ng ano, gera sa loob ng bahay. Kapag kumuha kayo ng bagong mga ganyang tupperware. Ayan guys, may mga design din niya, may malaki, may maliit. Yung paglalagyan natin ng uli, dalawa. Ito naman sa ate. So, lalagyan natin ito. Tapos ilalagyan natin bukas. The next day. Balik tayo dun sa ginawa natin kagabi. Yung mga binutas-butasan natin na tupperware ni mother. Diba mga mami? Naglagay na tayo. Naglagay na tayo, guys, ng ulin. Meanwhile. So, eto na. Ito na yung mga nagawa natin.
ito yung coffee, ito yung uling. So huwag nyong kalimutang isil pala. Baka pag dumaan kayo ng rough road, matapon to, magkalat lalo sa sasakyan nyo. So yan, seal nyo ng ganyan para hindi mabuksan. Ito ilalagay natin ito dito sa ilalim. Doon siya sa ilalim. Yan guys, sa ilalim to guys, ng upuan. Yung isa naman, ito gawin natin sa likod. Narin ilagay yan. Hindi naman yung matatapon. Tapos yung isa, itong coffee natin. So, hindi kasi yan sa ano, sa mga ano natin, hindi kasi. So ito kasi siya, oh guys, oh kasi dito yan, oh yan. So dyan siya, yan, ganda ng pwesto eh. Ito yan, medyo amoy kulob siya eh. So bukas tignan natin kung anong amoy niya. Okay, update ko na lang kayo guys, ano, sa next video natin. Yan.